Itagal na rin naghahanap pagmamahal na sadyang wagas. Isang pagbinga na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Ikaw na lang ang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang bituin na sa akin naghihinding. Ikaw pala ang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas kitang talimuran at saktan, pagpapatawad ay agad lagi mong naan. Kailan pa man ikaw pa rin handa ako tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang bituin na sa aking naghihinding. Ikaw pa lang pagmamahal na wala isang kisap matang pagkakataon.
ng may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin. Sa pag-awit ninyo with me. Alam niyo po, napakalaking pagpapala ang maawit ang mga awiting iyon na isinilang at pinagpala ang at patuloy na pinagpapala ang marami sa atin sa pamamagitan ng pagsasahim papawid ng FEBC. Nakaka talaga pong nostalgic dahil nakatungtong uli ako sa lupang ito. Lupang tinubuan, ika nga. Kasi po, hindi niyo po na itatanong, dito po ako unang-unang nag-work sa FEBC, kaya po, tandang-tanda ko ang bawat square inch ng FEBC compound. At ako po ay nanggagaling pa ng Mandaluyong noon. Kaya, nung panahon na yon, ang bus po hanggang monumento lang. Kaya, baba kami ng monumento, tapos habol ng jeep, papuntang Karuhatan, tapos sa Karuhatan, lipat uli, jeep uli. Ganon. Nakaka-miss din, di ba? Yung kasimplehan ng buhay nung mga panahong yon. Kaya, thank you Lord talaga. After so many years, I'm here. And I'm singing in front of you. At kayo po ay pagpapala din sa amin. Napakalaking pagpapala po. At kayong po, kahit na hinihingal, meron po akong dalawang awit na gustong i-share sa inyo. Ate Marie, hello, I can see you. ang una po speaks to us about how God is always with us. Anumang panahon, anumang pagkakataon, kasama natin siya. Sabi nga po sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will always be with you wherever you go. My gosh, wherever, kahit po sa kalaliman ng dagat, sa kalaliman ng, you know, sa siguro yung mga nagtrabaho sa minahan, o yung mga nagtatrabaho sa mataas na building, kahit nasaan po tayo, nandiyan ang Panginoon. So yun po ang gustong sabihin itong awiting ito na nilikha ni Gary Granada, Sa Piling Mo. Sa piling mo ako'y mahihimbing. Sa huwag ng kalinga mo,
ang buong maghapon kay ganda at di maitagong kay saya sa tuwing ay siya pong nadarama sa piling mo ang magdamag ay may bituin. Susunod kong awit ay isang hymn na akmang-akma sa ating sineselebrate ngayon. Ito po ay sinulat ni Thomas Chisholm mula sa kanyang tula. Na unang-unang na-publish itong awit na ito in 1923. Kaya po, saktong isang daang taon na ito. At alam kong paborito ninyong lahat. Ito ay base sa Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tapat ang Panginoon sa FEBC at sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin siya. Compassions, they fail not, as thou hast.
faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Samahan niyo ako? Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings are mine with thousands beside. Morning, Lord, new grace I see. All I have needed, thou hast provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Palakpakan pa ho natin ang Panginoon. Salamat, Ate Terry. Kayo po ba ay nandyan pa? Kayo po ba ay gusto na umuwi? Hindi pa. Merong mga narinig akong sumagot dito. Oo eh. Hindi pa po tayo tapos. Tayo po ay almost halfway pa lang sa ating selebrasyon. At sa ating pagpapatuloy, atin pong mabigyan ng daan at pakinggan ang mensaheng hatid sa atin. Hindi lamang po siya director ng programming and new media ng FEBC Philippines, siya rin po ay bahagi na, o masasabi kong sorry Kuya Efren ha, ugat na ng Papuri Music Ministry, at siya pong nagbigay ng pangalang Papuri sa Papuri. Atin pong tawagin at palakpaan ng Panginoon sa anyang buhay, Kuya Efren Paul Urina.
Magandang gabi po sa ating lahat. Kanina nagbatian tayo umaga, tapos nagpaalaman tayo tanghali. Ngayon, gabi na, andito pa rin tayo. Talagang ibang klase, no? Pagka ikaw ay nakahanap ng lugar kung saan ka nag-ugat, babalik-balikan mo yun. Kaya naman, nung pinaplano ang 75th anniversary ng FEBC, sabi namin, the best place para dito ay hindi isang malaking auditorium, hindi isang malaking bulwagan, hindi isang bonggang arena o coliseum, kundi kung saan tayo nagmula. So yung idea na yon ni Kuya Dan Andrew Cura, ang executive director ngayon ng Papuri, ay talagang walang kumontra doon. Let's go back home, ang sabi niya. Kaya naman, we're home. Kami po sa Papuri ay naniniwala doon sa... Uy, binabati pala natin yung mga nanonood. Kasama natin ngayon, somebody is from Jerusalem, nanonood siya. Yung iba'y Cavite. Kayo na po ang bumasa. Pero kayo po na nagjo-join sa panonood dito sa ating concert na ito, binabati namin kayo, saan man kayo nandoon, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, sa pamamagitan ng social media. 1979, nung nagsimula ang Papuri, social media, wow, ni hindi, walang ganong term eh, nung panahong yon. Nung kanina, nag-uusap kami na nina Ruben, nina Arnel, nina Mario, nasan ba ang MRS? Nasan ba noon yung building kung saan tayo nag-record ng mga songs na to? So, asan ba yung mga punong kilala natin? Yan po yung mga original na mga puno yan eh. So, we figured banda, basta banda riyan yung original na pinag-recordan ng mga songs na inyong narinig. At ito mga songs na ito ay sinimulang i-record noong 70s at hanggang ngayon, nakikita ko na inaawit ninyo, minamouth ninyo yung mga lyrics. Of course, kailangan ng konting kodigo sa screen, pero alam ninyo yung takbo, yung mga nota, yung rhythm, yung beat, yung pacing, ayan. Alam na alam. Parang kasama namin kayo doon sa recording ng mga songs na to originally in the 70s. Pagka sinasabi ko yung taon, parang last century pa kasi yun eh. Pero sa mind ko, kitang-kita ko na parang kahapon lang namin ginagawa yun. At akalain mong 2023, in the 21st century, itinawid ng Panginoon ang mga awiting ito from one generation to the next. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Siya ang nagbigay ng ganong klaseng overwhelming na karanasan. Bakit kailangan na ang kanta ay makatawid from one generation to the next? Sabi sa Psalm 89 verse 1, umawit tayo ng bagong awit sa Panginoon dahil gumawa siya ng mga kahanga-hangang bagay. Sa kanyang kapangyarihan at kalakasay, tinalo niya ang ating mga kaaway. Sing a new song to the Lord. Ang sabi ng mga bata ngayon, ganyan pala ang mga kanta ninyo noon, nay. Auntie, lolo, ganyan pala yung mga kantang pinapakinggan ninyo sa radyo noon. Eto mga batang ito ay namamangha. Kita ko, narinig ko sa mga usap-usapan, sa kanilang mga facial expressions. At that time, bago yung mga kantang ito. Bago sa pandinig ng mga nasa mga churches. And we were trying to sing a new song unto the Lord. Pero ano ang ibig sabihin ng bago? 40 plus years na sila. Di luma na sila. Bago means to us na siya ay nakakatawid at nalalampasan ang mga pagbabago ng panahon. Ano man ang bago sa sitwasyon natin ngayon, kakausapin tayo ng mga awiting ito sa ating kinaroroonang sitwasyon. The new song that this verse talks about is the new message that is talaga angkop na angkop sa panahon ngayon, 2023. Ano ang kantang dapat na kinakanta ngayon? Ano?
K-pop, OPM, iba't ibang bagong genre na ating madalas marinig, kakaswipe natin, naririnig natin, isinasayaw. Yun ba ang mga bagong songs na sinasabi sa Psalm 89 verse 1? Sing a new song is saying to us, kami sa Papuri Ministry, sing the song that speaks to the issues of today. Yun ang mga bagong awitin na dapat nating inaawit ngayon. So ang tanong natin lagi, tuwing may bagong lalapit na mga songwriters, bagong project ang Papuri na i-re-record at pipili tayo ng mga kanta, ang tanong namin ano ang sinasabi ng mga songs na ito sa panahon natin ngayon? Ano yung mga sinasagot niyang issues? Ano yung sinasabi ng kantang ito tungkol sa mental health experiences ng mga Pinoy? Ano ang relevance ng kantang ito doon sa mga kabataang nag-iisip ng mag-suicide? Ano ang sinasabing mensahe ng mga bagong kantang ito doon sa mga hirap na hirap sa daily needs nila? Sing to the Lord a new song. Ang lyrics ay pwedeng sinauna na kasi galing sa timeless Word of God. So in a sense, hindi siya bago, pero ang mensahe noon ay dapat na makaka-address at makakapagbigay ng solusyon sa mga hinaharap nating issue ngayon. That's how a song is new. At yon ang layunin ng Papuri. That every song ay hindi lang makatawid sa mga henerasyon, sa pabago-bagong estilo ng mga hilig ng mga nakikinig, kundi tinutugunan niya yung mga tanong ng tao ngayon. And we pray na itong mga songs na narinig natin, mula kay Terry, kay Arnel, lahat ng mga narinig natin kanina at ang mga maririnig pa natin mamaya, I pray na kahit isa man lang doon ay makatugon sa inyong dinaraanan ngayon. That's how that song, kahit luma na siya, can be a new song to you tonight. Pagpalain ng Diyos, purihin ng Diyos dahil sa bagong mga awitin, bagong musika na kanyang ibibigay sa mga anak niyang nais sumawit para sa kanya. Muli, sa Diyos ang papuri. Bawat tagumpay, siya ang nagbigay. Amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po, Kuya Efren Palurina. At salamat po sa pag-share ng journey na iyan at ang challenge na dala ng Papuri Music Moving Forwards. At sa oras po na ito, aba kung kanina na ating napakinggan ng isang Papuri classic, atin pong isang classic din ang ating mapapanood at mapapakinggan ngayon. Siya po ay nagsimulang umawit sa Papuri sa edad na 14 years old. At alam kong pamilyar kayo sa awiting kanyang kinanta. Para pong ganito, ating purihin, purihin, purihin ang Diyos. O purihin, purihin, purihin ang Diyos. Naku, yan po yung napakagandang awitin na iyan na bahagi ng Papuri Music Ministry. Atin po siyang tatawagin, wala pong iba kundi si Ate Tricia Amper Jimenez na sasamahan po para sa isang espesyal na medley ni na Charmaine Manalo Campanier, Lani Crisostomo, Viola Natividad at Ruth Rocabo Bagalay. Salamat po, Kuya Larry. Nagsuot na ako ng salamin kasi malapit na ho akong, hindi naman ako senior, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga maraming taon na inalaw niya akong maging bahagi ng Papuri. Kaya gusto ko rin i-acknowledge ang nanay ko na kasama ko po ngayong gabi. Simula ho nung maliit ako siya at nagda-drive sa akin. Nagda-drive sa akin sa mga rehearsals, sa mga performances ng Papuri. Kaya mas kilala niya yung aking mga kasamahan. Ito mga bata pa to eh. Pero kilala niya sila Kuya Romy Dinglas, sila Ate Maru. So sana soon magkaroon kami ng reunion, grand concert ng mga seniors with the young generation.
So I hope you remember these songs that I've recorded for the past years. Kasama ko po ang aking magagandang Papuri singers. Ito po ay gawa ni Junji Marcelo. Paano kung wala ka, Jesus? Sing with me. May busilak na araw ang sumilang sa gitna ng dilim. Sa pagmulat ng sangkatotohanan, dati di maangkin. Sa hirap ng pasanin, sa pilit kong buhatin, sa karamihang suliranin. Ako'y iyong tinawag, agad mong ang binuhat, ngayon'y naunawa ang ganap. Nasaan na ang bahaghan kung ulan di napawi, ang umaga kung gabi di nahawi. Nasaan ang mga bayani kung walang pag-aglahi? Paano kung wala ka, Jesus? Nasaan na ang kalangatan kung walang kahinaan? Kagalingan kung walang karamdaman? Nasaan ang kaliwanagan kung walang kadiliman? Paano kung wala ka, Jesus? Ay gawa ni Darius Del Rosario. Ate Charmaine will sing with me. Sa pagdaan ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, ang dumoy itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng katawang nanlalamig, palabak ang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa inig. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawan, nanlalamig, palabag ang taglay. Kung magkamali pag-ibig mo, panghahawakan ko, balutin ng muli sa inig ng iyong pag-ibig, kailanman sa a song from Elzar Doji Simon. Adelani! Hello, sa'yo ang luwalhati,
from Well Malibiran, Bukang Liwayway, Viola! Gawa po ito ni Philip Taroha. Dito na lang. Gusto ko pong i-take ang advantage itong pagkakataon na ito na hilingin kayo na panalangin natin si ang aming kapatid na Alvin Nunez. Siya po ang arranger ng lahat ng mga songs ko dun sa album ko na kinompose po ni Andre Junicio, yung Close to You. Ewan ko kung naalala niyo yun. May nakakaalala ba ho nung album na yun? So, ka-age ko ba kayo? Mas isa sa mga, well, nasa ICU po siya ngayon at at nagtutulong-tulong po kami dahil meron, nagka-stroke po siya and we're praying for him. So, in your own time, please pray for him also. And we'd like to share with you, if you remember this next song, it's called Panalangin Ko by Andre Junicio. Samahan niyo ako. Kung kailan ako nasasaktan higit kitang kailangan. O Jesus, dumarain sa'yo, dalangin ko sana.
sana'y tingin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran ko sa bawat araw. Alam kong naroon ka. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran sa bawat araw. Alam kong naroon ka. Bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, dun lamang kita tinatawagan? Ngunit kung ang buhay ay payapat kay sigla, para bang nalilimutan ka? Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliran sa bawat araw. Alam kong naroon ka. Alam kong naroon ka. The Bible says, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Huwag po tayong magsawang gumawa ng mabuti hanggang dumating ang time na kailangan nating graduate. Tama po ba? Sige, yun din po ang panalangin ko, that the Lord will continue to be my source of strength, that I will not veer kung saan-saan man. Doon lang ako mag-focus sa ating Panginoon. At hanggang dumating ang tamang ang panahon na aawit na ako sa harapan niya. Thank you, Lord. We just praise you. Thank you, Lord, for your faithfulness. Couldn't see the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. And in my darkest hour, you touched me with your. And when I looked, your light was everywhere. The light of a million mornings filled my heart. The sound of a million angels sang my song.
the warmth of a love so tender touched my life, and suddenly the light of a million mornings dawned in me. I've never tried to understand the sunrise. I only know it takes away the dark. I can't explain your healing or all the joy. Uyan na tayo. May nanalo na. Palakpakan na ang ating Panginoon. Grabe. Sino po nakakaabot pa nun? Oh, yung mga volunteer na maabot nun. Hindi kayo rito. Kantahin natin. Maraming salamat, Ate Trisha Amper Jimenez. At Ate Terry Javier Ellis. Ayan, sige, palakpakan natin ang Panginoon para sa kanila. Mga, sige, pati si Kuya Efren Pallorina. Mga haligi ng Papuri. So yan, isa pa doon sa mga ginawa ko during
pandemic, sabi ko maraming mga duet dito sa Papuri, eh, di ba? Kaya sabi ko, gawa tayo ng medley ng duets. So, tatawagan ko po sina Benji Hubilia, si Cheryl Dimain, Larry Ilagan, Viola Natividad, si Hannah Bercero, Ruben Laurente, Kate Rose Urrutia, at si Richard Roque and Ava Canaselli para isa pong natatanging medley ng mga duet ng Papuri. Parang hindi ko na kayo narinig kumante. Yun. Oh, pero forgiven kayo doon sa Light of a Million Warnings. Hindi niyo masasabayan talaga yun. Anyway, ito po. Yung rules po natin, ganun pa rin ha. Pag alam niyo yung kanta, kumanta kayo. At kung kakanta kayo, kanta kayo ng malakas. Amen? Amen. Lahat po ng buhay pa, magsabi ng amen ng malakas. Amen. Amen. Pag-asa'y narito na di na mangangamba, kung bubuksan ang puso't paghahariin siya, sa kanya lang mararanasan tunay ang kasiyahang dalisay, ang kapayapaang hinahanap mo. Siyang tanging katugunan sa lahat ng katanungan, sa lahat ng iyong kailangan. Tunay ngang mahirap na mabuhay sa mundo, maraming pagsubok sa buhay. Sabi mo tuloy na tama na, pagkat sulirani di mo na kaya. Sumisigaw ang damdamin mo at isipan, tunay ngang ikay nahihirapan. Kung bigo ka man ngayon, kaibigan, ituring mong ito'y pagsubok lang. Kahit puso'y nasugatan at ngayon'y nagdaramdam, Diyos ay naroon, dapat mo malaman. Kaya tumawag ka, humingi, at ikaw ay bibigyan. Hanapin siya at masusumpungan. Pumatok ka sa pinto at ika'y pagbubuksan. Pagpapala ng Diyos ay iyong makakamtan. Mamisan ang buong sanglibutan, narito lamang ang hanap-hanap mong tahanan. Damhin mo nga ang init, yakap ng sumisinta. Hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Tumalaw ng naghangad para ito.
mapagmahal. Sa piling ng ating Panginoon, mapagmahal na puso'y panghaba. Damhin mo nga ang init, yakap ng sumisinta. Hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Umalaw ng nadyahan, paraisong papagal. Hanapin mo sa puso sasambahin. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo. Gamitin mo ako, kaya niya kanina. Kaya
Kaibigan at kapapuri, mga kaagapay ng 702 DZAS at mga taga-subaybay ng ating minamahal na Far East Broadcasting Company Philippines, si Ruben Laurente. Akala ko hindi pa ako. Sabi ko, ay ako na pala. Nagtatampo eh. Huwag kang tatampo. Walang tampo. Salamat kuyang. Si kuyang Arnel Depano is everybody's kuyang. At pwede nyo ring tawagin kuyang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, gusto ko yung sumisigaw. Yan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa bawat isa, sa presensya ng bawat isa sa inyo na nandito. Galing pa po sa kung saan mang lupalop at kalayo-layo ang syudad at mga probinsya. Kayo nang galing, nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginawa niya ang araw na ito na anibersaryo at 75th anibersaryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang dami ko pong ipagpapasalamat at alam ko na ganun din po ang puso ninyo na punong-puno ng pasasalamat. Sa pagising pa lang po sa umaga, sa unang hinga na hinihinga natin sa umaga, hanggang ang ating huling hinga bago matulog, ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen? Pero, above that, nais ko pong pasalamatan ang Panginoon at alam ko po na itong awiting ito ay patotoo ng bawat isa sa atin. Kung papaano po natin natuklasan at naramdaman at na-experience ang kaligtasan na mumula kay Jesucristo. Na sa kung ano pamang estado ng ating buhay, even in the past 3 years, the pandemic years, hindi niya po tayo binitawan. Dahil nandiyan po ang Panginoon upang sa kanyang biyaya at awa ay patuloy tayong gawing kanya pag-aari. Ito po ay regalo ng Panginoon sa atin na dapat nating pasalamatan. Pinili na po tayo bago po natin naisipang piliin siya. Kaya muli at muli, tayo po ay magpasalamat. Madalas sa aking buhay, pangarap na makulay, lahat ng gawin pinag-usay upang matiyak ang tagumpay. Subalit, habang nagpapakadalubhasa, habang inaasam ang pag-asa, mga pangarap ko sa aking katawang panlupa isa-isang natatanggal, isa-isang nawawala.
Salamat muli, Jesus. Ulit kitang nasumpungan. Mga salita mo'y muling nag-iisga. Salamat muli, oh Diyos. Ulit kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang. Masasabi niyo po sa inyong sarili yan. Ang landas ng ating buhay, ani mo ay makulay. Ang nakamit na mga bagay, pilit tinugma sa tagumpay. Subalik, habang sarili pinupuri, ang yaman ay dumarami, kapalit ay pusong pulubi. Salamat muli, Jesus. Ulit kita nasumpungan. Mga salita mo'y muling nagigisnan. Salamat muli, oh Diyos. Ulit kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kung napanayan, tagumpay na hanap ko. Ikaw lang, oh, at doon muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko. Purihin ang buhay na Panginoon. Sa lahat po ng nakakarinig sa aking boses ngayon ay pakinggan niyo po itong susunod na mensahe ng awiting ito. Ano po iyon? Parang may comic relief bigla. Pero okay lang po yan. Atin pong isipin po lagi sa puso na ang Panginoon po ang siyang tanging tagapagligtas at ang tanging pag-asa. Itong nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay isa pong awit na nirecord ko po noong 2005, pero years before that, nirecord po ito ng ating kapatid na Dr. Joel Navarro. At ito po ay nilikha ng ating, ng everybody's kuyang, si Kuyang Arnel Depano. Pinupuri natin ang buhay na patotoo ng Kuyang Arnel Depano sa lahat ng kanyang musika at mga awitin at mensahe na nagbabahagi ng kaligtasan ng Panginoon na siya ang tanging pag-asa. Sa bawat luha, hatid ng panahon,
nagdaramdam, humihipi, nagpupumilit na magkunwari, balat kayo sa bawat ikati na tuklasan. Pinakahanap-hanap kong kasagutan, yung may akang lumalagi, bumabalot sa buhay kong sawi. Ikaw, O Diyos, ang lunas kong hangin. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang buhay ko't lakas. Sa'yo aking natatamasa. Panatag na walang wakas, ikaw ang aking ligaya. Pag-ibig mo'y kailan pa man, O Diyos, ikaw nga ang pag-aasang walang hanggang. Kaganapan, pinakahihintay-hintay kong pag-uwi, dahil sa labis-labis mong gawin ang pagkalinga mo sa bawat sandali. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang buhay ko lakas. Sa'yo aking nakatama. Panatag na walang wakas, ikaw ang aking ligaya. Pag-ibig mo'y kailan pa man, O Diyos, ikaw ang pag-asa. Pag-asa ng walang hanggan. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang buhay ko't lakas. Sa'yo aking natatamasa. Panatag na walang wakas, ikaw ang aking ligaya. Pag-ibig mo'y kailan pa man, O Diyos, ikaw ngang pag-asa. Pag-asa walang hanggang. Jesus, ikaw na pag-asa. Pag-asang walang hanggang. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Hindi po dahil sa ibinabalik ko yung introduction sa ating kuyang, but I'd like to share with you some info bit about
Kuyang Arnel De Pano, una po sa lahat, siya po ay isang kompositor, isang mga awit, isang... Ano ba? Nagulat ako bigla. parang multo lang. Record producer, album producer ko po siya noong 2005, Via Langit. Siya po, at ibinibigay po namin ang buong kapurihan sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil salamat po ang kompositor ng OPM na nanalo po ng 2 beses sa NAMCIA. Under the auspices of National Commission for Culture and the Arts. At anak po siya ng Panginoon. Favor po ng Panginoong ito. Higit po sa lahat. Sorry ha. Dito ka na nga sa gitna. Siya po ang kompositor ng hit na ginawa ng Panginoon para sa kanya, ang Lead Me Lord ni Basil Valdez at ang Dakilang Katapatan. Mga kapatid sa FEBC, N. Arnel De Pano. Uwi na tayo. Game na. Malapit na po tayo matapos. Okay, mag-aalala. Sige na, Ruby. Huwag muna sila. By the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk with me. Walk with me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. The time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lord, even though at times I'd rather go along my way, help me face the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. Come on, y'all, church. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Upon my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone.
let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, my Lord. Oh. Taong 2020, nag-lockdown ng March 15. By March 19, nasa ICU na po ako. Nasa emergency room ng Marikina Valley Medical Center. In denial pa po ako na meron akong COVID. But after yung mga tests and x-rays, nagtataka ako bakit ako biglang nilipat sa isolation. And sabi ng doctors, yung appearance ng aking lungs was consistent with COVID. And that was the time na walang vaccine, walang medical protocols, and takot na takot po tayong lahat. Hindi po kami umalis ng hospital for 14 days. Kasama ko po yung misis ko sa loob ng kwarto. Hindi po siya nahawa. And throughout my stay sa hospital, magkabilang kwarto po, kasi COVID section na yun ng hospital, paggabi po, ang naririnig namin ay nagiiyakan. And mababalitaan na lang namin from our doctors na yung mga katabi kong pasyente did not make it through the night. And so, binantayan ako ng mga doktor ko, nagstasyon na ng x-ray machine sa labas ng kwarto para anytime they need to check me, pwede lang magawa. Binigay sa akin yung gamot for malaria just to check or just to try na baka sakaling mag-work sa akin. And by God's grace, it worked. And salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng ibang significance yung kantang Lead Me, Lord, kasi while I was in the hospital, tumawag sa akin yung aking kaibigang doktor from Philippine General Hospital requesting kung pwede raw nilang kantahin ang Lead Me, Lord, kasi kailangan ng frontliners ng inspirational song. Sabi ko, by all means, gamitin nyo. One TV station learned of that project ng mga doktor, finiture nila, and somehow during the first few months ng COVID, ang naging theme song ng mga frontliners ay Lead Me, Lord. So much so, nang i-discharge na ako sa hospital, pinuntahan ako ng mga doktor ko and the medical staff, at kinantahan nila ako ng Lead Me, Lord. Yun yung napanood nyo sa Jessica Soho. It is not lost on me. Itong nangyayari ngayon, 3 years after. 3 years after, kaya na natin makita ng mukhaan. Yung mga Papuri singers na zoom ko lang at nagsasubmit kami, gumagawa kami ng projects online, nandito kasama nating lahat. Kasama nating lahat. 3 decades, 30 taon, hindi nagkita-kita. Pero praise God, yung tagumpay niya ipinataw sa atin. And we're here celebrating. Purihin po ang Panginoon. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen? Amen po. Hindi po ako nagpapaalam. Nag-uumapaw lang ang aking puso.
sa bawat dahon ng aklat ng buhay. Bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw. Nanlulumo, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Samahan niyo po ako. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga't tiyak, ipapawid mo sa landas. Through high water, through fire, through anything, tatawid tayo ng Panginoon. Kung sa tadhana'y di nais ang guhin, pawang sagabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y aapawan ng pag-asang kailan may dulot mo. Magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ang mundong malalamig, kahit na umayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga't tiyak, itatawid mo sa landas. Isipin niyo lahat ng pinagdadaanan niyo ngayon. Lahat man ng mga sitwasyon, suliranin lahat. And declare this. Itatawid. Itatawid. Ililigtas. Ililigtas. Ihahatid. Ihahatid. Hanggang wakas. Hanggang wakas. Sing with me, church. Itatawid. Ililigtas. Ihahatid. Hanggang wakas, itatawid, ililigtas, ihahatid, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin ang init ang mundong malalamig, kahit na humayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas,
kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib. Ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak. Itatawid mo sa landas, itatawid mo sa landas. Amen at amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos, ang ating tagumpay. Sa Kanya, Siya ang nagbigay. Amen. Natawagan ko na po lahat-lahat ng Papuri Singers na nakasama natin ngayong gabi. Marami sila eh, 30 eh. Oh, parang si... Oh. Please feel free to approach us after ng concert. Kasi mahirap pong magsama-sama ang ganito karaming Papuri Singers sa isang okasyon. Kaya maraming salamat sa inyo, mga ginigiliw namin ng kaagapay ng 702 DZS, followers of Far East Broadcasting Company Philippines throughout the 75 years history ng ating minamahal na stasyon. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo na kayo, kanina pa kayo nakaupo eh. Puri tayo sa Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilang ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupuri. Dakila ka, O Diyos, pagkanyang tunay, pagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo at nagmamahal. Na may Diyos tayo at nagmamahal. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya babayaan. Kanyang bigay, mundong naanak, upang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya papapayaan. Kanyang higay,
na kami, upang sinumang sumampalataya ay may buhay na wala kapira at tapat. O kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, sa pagkakasalay, tugon mo'y pag-ibig doon sa Kalbaryo. Dugo mo'y umagos sa kipin ng tubos. Purihin ka, Jesus. No. Oh. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan. At karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Pangako niya'y di naiwan kahit na nga anong mangyari man, kahit saan, kahit magpagkailan man. Pangako niya'y may pangako niya'y di kaiiwanan kahit na nga anong mangyari man, kahit saan, kahit magpakailanman. Pangako niya'y may katuparan, harapin natin ang bukang liwayway. Pangako ang tinataglay ng ating bukas, ng ating buhay. Kaisang puso ang dakilang patnubay. Harapin na panahon ay kaganaan. Tinatuwang pangako ang Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan'y linahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka,
Salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ngayon, tawagin po natin ang Papuri Executive Director at ang FEBC 75th Anniversary Chair, Kuya Dan Andrew Cura. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagtungo rito para papurihan ang Panginoon sa 75th year ng Far East Broadcasting Company. Sabi po sa Psalm 96, O magsiawit kayo sa Panginoon ng buong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon buong lupa. Yun po ang ginawa natin ngayong gabi. At magpapatuloy po yan. Imarka nyo po sa Oktubre, dahil sa 75th year ng FEBC, ay magkakaroon po ng konsyerto para sa 45th anniversary ng Papuri. At sa pagkakataong yon ay maglalabas po tayo ng 25th album ng Papuri. Sabi po sa verse 2 ng Psalm 96, Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ninya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Asahan nyo po ang FEBC nagsimula sa karuhatan hanggang sa tuluktok ng Ortigas ay magpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. At sabi po sa pangatlong talata, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kaligtasan, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Naroroon pa rin po ang Bukawe at iba, at patuloy po tayong magbo-broadcast patungong China at Southeast Asia. Asahan niyo po yan, hanggang hindi po tayo sinasara ng Panginoon, patuloy ang papuri at patuloy ang paghahayag ng kanyang mabuting balita. Kaya maraming salamat po sapagkat tayong lahat ay nagkakasama-sama para sa gawaing ito. Sa ating pagtatapos, gusto ko pong tawagin ang ating Vice Chairman ng FEBC Board na siyang original na Papuri One. Walang iba kung hindi si Bishop Ruben Abante. Salamat, Dan. Woo! Alam niyo po, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat kahapon ay narito kami at ang sabi ng weather, 80% uulan daw ngayon. Pag tumingin kayo dyan, ang liwanag ng buwan. Yan o, kata mo. Diba, ang liwanag ng buwan. Pinagpala ang araw na ito. Now, on behalf ng ating pong board, sa pamamagitan ng, of course, ng ating chairman ng board, si Brother James Tioco. Nariyan ang ating treasurer ng board, si Pastor BJ Sebastian. Nasa likod si Pastor BJ. Of course, ang iba pa, for example, ang ating secretary, si Attorney Fitan, ay nagpapasalamat ang lahat, umupuri ang Panginoon sa lahat ng inyong pagtangkilik. Kaagapay lahat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal ninyo sa FEBC. At sa lahat po ng ating mga stations na represented ngayon. Well, 75 years. Dan, bago tayo manalangin. Alam niyo po, alam niyo ba na si Abraham, nung siya ay tinawag ng Panginoon at umalis sa Haran, ilang taon siya? 75. Oh, Abraham was 75 when he left Haran. Para lumakad siya na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala pa naman doon Waze. Wala pang Google. But he just followed the Lord. Alam niyo po, simulain lang natin itong 75 years na ito at magkakasama pa rin tayo. In fact, mayroong bagong opisina ang Far East Broadcasting Company sa OCC, doon sa 38th floor. Marami pa po tayong tatahakin. Okay? 45 years tayo ang papuri. 46 years ago,
lumakad po ako dito, pumasok ako dyan. May kasama ako si Danny Siciliano. Pagpasok namin dito, nakasalubong namin si Manong Fred Magbanwa. Sabi sa akin, "Oh, Ruben, kumusta ang tatay mo?" "Mabuti po si tatay. Ba't ka nandito?" "Sasali po kami ni Danny sa tagisimig." Wala pang papuri nun. Wala pa. So naalala ko pa, nandyan sila Minggi, sila Maru, si Romy, si Efra nandyan na yan. Si Roger, padinaw naroon sa MRS. Naalala ko pa yung mga panahon na yan. At doon ko unang inawit itong awit na ito. Sa ating pagtahak beyond 75 years, alam niyo po, ang sabi ng awit, meron tayong patnubay. Meron tayong gabay. Tama ba? Ayan, o samahan niyo ako. Walang ano to, walang practice to eh. Samahan niyo ako. O 1, 2, 3. O, ganun lang. 2, 3. Siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay. Siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Ay, nasali. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, napakadakila po, Panginoon, ng iyong pag-ibig, na iyong biyaya, na iyong kahabagan, Panginoon. Nung kami ay hindi karapat-dapat, binigyan niyo kami ng inyong kahabagan. Your mercy, Heavenly Father. And however unworthy, Panginoon, kami sa pagkakasala, kayo ay naging mahabagin po sa amin. Inabot niya kami ng inyong pag-ibig, Panginoon. At ang inyong biyaya, O Diyos, wala po kaming abilidad. Walang-wala po kami. But in our emptiness, Heavenly Father, Lord, you sent to us your only begotten Son. And when the Lord Jesus Christ came, grace and truth came by him. Grace upon grace. The fullness of grace. Ang sukat po ng biyayang yan ay mismong kalangitan, Panginoon. O Diyos, kahit sa aming insufficiency, sapat ang inyong biyaya. Sa aming kawalan, Panginoon, ng lakas ang inyong kalakasan ang bumalot po sa amin. Narito, O Diyos, umaawit kami ng papuri sapagkat ang lahat ay para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa 75 taon, O Diyos ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala. Puspos, Panginoon, ang iyong pagpapala sa amin. Kaya, O Diyos, wala kaming ibang katuwiran upang magbigay ng excuse. Dapat lamang po, dahil you've blessed us so much, we should be a blessing. And we pray that FEBC, as the Lord tarries his coming, would continue on being a blessing, dear God, by showing the way to salvation by Jesus Christ. And Lord, thank you sa lahat po ng iyong pagkilos, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kabuuan ng awitan, ng pagbabatian, Panginoon, nagkita-kita ang lahat dito, Panginoon. At sinamahan kami kahit sa pamamagitan, Panginoon, ng live, ng mga broadcast, ng streaming, O Diyos. Sinamahan kami ng libo-libo nagmamahal sa iyo at nagmamahal, Panginoon, sa FEBC. Panginoon, kung paanong si Abraham ay tinawag mo upang tumahak, kahit hindi niya nakikita ang dapat na mga landas, Panginoon, gayon din po ang gawin ninyo sa amin. Hindi kami nagwawakas sa 75 taon, kundi, Panginoon, uusad pa po kami ng may puspos na pananampalataya, Panginoon, pananalig at pagtayo, Panginoon. Sinasabi mo sa iyong salita na sa iyong gawain, Panginoon, we should be steadfast, unmovable,
abounding in the work of the Lord. And Heavenly Father, you have given us this promise because everything will not be in vain. And so, dear God, we give you back all the praise and all the glory and all the praises. Kami, Panginoon, ay ibalik niyo sa aming mga tahanan. Ihanda kami sa muling paglilingkod po sa iyo sa kinabukasan sa bawat mga gawain, Panginoon, na aming kinabibilangan. Thank you, Heavenly Father, for all things. In Jesus' most precious name and for Him alone. Amen. 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 Maraming salamat po, Bishop Abante at Kuya Dan. Pero bago po tayo umalis sa huling pagkakataon, awitin natin ang bawat tagumpay. Ikaw ang nagbigay ang FEBC 75th Theme Song Anniversary. Tayo po lahat. Hello. Ayan na. Ruben. Yung lyrics po nasa screen, pwede kayong sumabay. Ayan. Ayan, wala lang kanta. Wala lang tugtog. Acapella daw, hindi. Turo muna, kuya. Para, turo. Alam ko, ibag gusto niya muwi. Pus na yan, pus na yan. Yan na, yan na. Yan na. Wala pa, wala pa. Ayan na, mas malapit pa kayo sa kanina. Pumalakpak tayo ng malakas para mag-play na yung minus one. Hindi masyado malakas. Lakas ang panaw natin! Hallelujah. Ayun! Bawat hamon, ikaw ang nag-ahol. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawi, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad nang ang layon mo'y aming maipatupad. Kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. 75 years, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Amen. Aasahan ang iyong tagumpay. Patuloy na aawit pa hanggang buong mundo'y papurihan ka. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. Sa iyong kamay,
ang bawat tao ay malayang makarinig. Pitong dekada at limang taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Hey! Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay, bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Oh, oh, Papuri! God bless everyone and happy Church Sunday bukas. Salamat po. Thank you for coming.